Yo, what's up mga Lodi? It's me again. May update lang po tayo ngayon sa about po dun sa PhilHealth issue. Ayan po. Meron pong in-announce si spokesperson Harry Roque. Then, kung meron po kayong tanong about po dun sa SAP, ayan po, kakauwi ko lang po kasi ngayon. Dahil galing po ako sa pagkobra sana ng amelioration program or tinatawag na SAP. Eh, bukas ko pa po malalaman kung papasa po ako, Lodi, no? Kasi inabutan po kami ng curfew. Kung meron kayong katanungan about SAP, kung meron po bang posibilidad na makatanggap po kayo o sa second wave, eh, masasagot po ni Mr. Harry Roque dito po sa video na ito. Pakipanood po hanggang sa dulo para malaman nyo ang kasagutan sa inyong mga katanungan about sa SAP. Sino-sino pong pwedeng mabigyan? Saan po kayo pwede magreklamo? Yan po, sasagutin po yan ni Mr. Harry Roque sa video na ito. Para po sa hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo na rin po yung notification bell para lagi po updated sa mga video ko pong i-upload. Ito na po yung video mga Lodi. Maraming salamat. Ang presidente na po ang nag-issue ng direktiba na itigil muna itong mga paratang o mga pabigat sa OFWs natin habang panahon po ng COVID-19. At yan naman po ay nagkaroon ng mabilisang aksyon ng ating kalihim ng kalusugan, no? At sinuspindi nga yung increased collection para sa PhilHealth, no? At uulitin ko po, hindi na po kinakailangan ipakita ang resibo na nagbayad ng PhilHealth para makakuha po ng overseas employment certificate. Lilinawin ko lang po kanina, no, nung sinabi ko na bilang otor ng universal healthcare, wala po sa batas yung ganitong pagsingil sa OFW. Yan po ay nasa IRR. At hindi man lang po ako naimbita diyan sa IRR na yan. So wala po tayong alam kung ano naging batayan nila sa pagsulat ng IRR na yan. Ganun pa man, ay suspendido na po yung provision ng IRR na nagpapataw ng mas mataas na PhilHealth premiums. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%, it's only 0.5%, hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawala ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Bilang isang Harry Roque na nagsulong ng Universal Healthcare at Harry Roque na linalabanan yung korupsyon sa PhilHealth. Pero bilang spokesperson po ng Presidente, ang masasabi ko lang po, inatasan po ng Presidente ang POEA at ang ng OWA na wag nang gawing requirement ang pagbayad ng PhilHealth para makuha yung overseas certificate, OEC, employment certificate, no? So hindi na po kayo hostage gaya ng sinabi mo. Pagdating doon po sa issue ng good governance sa PhilHealth, ay hindi na po ako magkukomento diyan. In my personal capacity, ang sasabihin ko na lang po, zero tolerance po ang presidente sa korupsyon. Nakabinbin po sa ombudsman ng mga kaso at inaasahan po natin na ang bagong liderato ng PhilHealth ay tignan naman at pag-aralan itong mga reklamong ito. Zero tolerance po ang Presidente Duterte sa PhilHealth. Ang corruption sa PhilHealth. IATF kayo, no? Nung Malacanang, is that itututok yung SAP sa ECQ areas na lamang. Ibig bang sabihin ito, sir, na yung mga nasa GCQ now will not receive SAP anymore? Wala pa pong desisyon na pinal, pero mukhang ganun po tayo patungo kasi binuksan na naman po natin ang ekonomiya ng mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at pwede na maghanap buhay yung mga mamamayan natin sa GCQ areas. Okay, so sir, wala na, pwede o wala na yung sa GCQ areas? Hindi pa po pinalian, pero po pwede mangyari po yan dahil nga po dinamihan natin yung mga makakakuha ng ayuda sa SAP, naging 23 million instead of 18. So at syempre po yung superseding event ay pwede na maghanap buhay yung marami nating mga kababayan under GCQ. So just last on this topic, no. Bakit ganun? Whose fault is it na may mga nagrereklamo pa rin na hindi nakakatanggap ng SAP this late in the game? And tapos na tayo sa isang buwan, more than one month. Ano, we have to go beyond finger pointing. Ang importante ay makarating ang ayuda sa taong bayan. At yan naman po talaga ang pinakikiusap na po ng presidente. Gawin na po natin ang lahat under the limitation na kinakailangan may social distancing, iparating na natin yung ayuda.
One consolation po is ang mga local government units naman talaga ay namigay din ng ayuda galing sa kanilang sariling mga budget. Pero hindi po yan sapat. So the present po is again appealing to all LGUs. It's a matter of life or death po. And that is how they should deal with this issue of distribution of the SAP. Alright. Sir, can I shift to GCQ, no? Si Secretary Anyo, kanina, he floated the idea na mukhang ang direction natin is as far as yung mga nasa ECQ areas, localized quarantine. Are you aware of this option? And can you elaborate what he meant since you're also in the meetings? As I said po, no, it all depends on science. And it also depends on economics. Kung kakayanin natin na isarado ang ekonomiya indefinitely hanggang magkaroon ng bakuna, bakit hindi? Eh, hindi po natin kaya yon. So then the next best is buksan yung mga lugar kung saan meron ng kapasidad magbigay ng medical treatment para naman magkaroon na ng hanap buhay yung mga mamamaya. And that is one possibility, no, na pwedeng maibaba ang ECQ sa Metro Manila. Anything is possible at pwede rin na yung mga hotspots sa Metro Manila will remain under ECQ. It will depend po dun sa datos na makakalap natin bago magde-decide ang IATF kung anong gagawin on or before May 15. Okay, so in terms of data, yung health capacity, I'm sure you've discussed it sa meeting. Ano yung capacity natin, healthcare capacity natin in Metro Manila? Well, kulang pa po lalo na yung ating critical care beds, no? In fact, almost exhausted na po yung ating mga ICU beds sa Metro Manila. Kaya naman po ginagawa natin ang paraan na una-una, linilimit na lang natin yung mga malalang kaso ng COVID-19. Sila po yung pupunta sa mga ospital at yung mga positive cases na po pwede nang magamot na without the use of ICU, doon na sila sa Wihilas One Center. So, meron naman po tayong 15 One Hilas One Centers ngayon, kaya meron naman po tayong additional capacity to deal with yung mga taong meron ng sakit ng COVID-19. Okay, so super last. Domestic travel, suspended siya ngayon, but we've been discussing last week, no, na pwede nang ituloy yan, GCQ to GCQ. So after next week, meron ang domestic travel for ordinary people, not just school. The latest from CAP and the OTR is all commercial flights are still suspended until May 15. So although the possibility is there, suspended po ang commercial flights. Di sila maa-allow pa rin lumipad, even for domestic. No? So ang po pwede po ay yung mga sweeper flights, yung mga medical flights, at iba pang mga emergency flights. After May 15? Well, after May 15, we will find out po, no? Because we will also determine nga, in the first place, kung pwede na mag-operate ang NEA at Clark at saka yung mga major airports including Cebu and Davao. Ayan po talaga yung four largest airports natin. So, napakahirap po talaga that the hubs are still under ECQ. Okay. Okay, Rocky, Yusek, Rocky? From Belia Carriazo ng Bandera, may isa daw pong netizen na lumapit sa kanila at inireklamo ang nangyaring anomalya sa pagkuha ng social amelioration program sa kanilang barangay sa Caloocan City. Ayon sa reklamo ni Nicole Longcop, may ibang kumubra daw po ng 8,000 na ayuda ng kanyang 49-year-old na nanay na pumunta raw ang nanay niya para kunin ang 8,000 sa isang barangay. Noong April 28, sinabi ng namimigay ng SAP na may umirma na at kumuha ng ayuda nila. Hindi daw sila pinakinggan ng namimigay sa kanyang reklamo kahit daw po barangay ay hindi siya pinapasok na magreklamo siya. Tinangka daw po nilang tumawag sa DILG para magreklamo pero wala umanong sumasagot sa telepono hanggang sa naubos na lang daw po yung load nito. Taliwas daw po ito sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte na magsumbong basta't may reklamo. So, ano daw po yung magagawa dito ng Malacañang? Humihingi po sila ng tulong sa Malacañang kung ano ang dapat gawin. Well, kung sino man yung nagtanong sa media, maraming salamat. Sa inyo na po kami makipag-ugnayan para masigurado na maaktuhan ito ng DILG. Pero sigurado po gagawa ng kaukulang hakbang ang DILG para parusahan kung sino pong gumawa nito. So, sa amin na po kayo makipag-ugnayan kung hindi nyo may reach ang DILG and we will make sure na magkakaroon po ng aksyon ng DILG. Pero hindi po yan kinukonsente ng ating presidente.
From Aileen Taliping ng Abante Tonight, is there a chance for the left out PWD, senior citizens and single parents to be included in the second list for SAP? Apparently, marami umanong hindi nakatanggap ng cash assistance na dapat sanang makatanggap pero hindi daw allegedly na isama sa listahan ng DSWD. Well, wag na natin pag-usapan ng second tranche. Ang sagot ay yes, 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 yes. Dahil meron na nga pong 5 million additional families na mabibigyan ng ayuda during the first tranche of SAP. From Jason ng FOCAP, Dr. Mingita Padilla, who was among those consulted by the government, has said that there appears to be an immense backlog in the number of cases being reported by the DOH. An estimated 8,000. She accused the DOH of lying. May we get the sentiments of the IATF about this? Eh siguro hindi naman po pag sisinungaling yan. It's just siguro mas kinakailangan natin ng mas accurate reporting. Ngayon nga po, iba na ngayon ang reporting ng DOH. No? Rinireport nila yung total number of tests done, 121,283 tests done, pero nire-report na rin nila kung ilang individual, 107,000 individuals. Meron din pong proposal na, alam nyo, kaya rin tumataas yung figures ng mga new cases of COVID kasi nagsuswab tapos tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw yung resulta. So pag nag-test ng positive, ire-record lang siya after makuha yung positive test. So isang rekomendasyon ay, pag nag-positive ang isang tao, i-record yung additional case na yon dun sa petsa kung saan siya kinuhanan ng swab para mas accurate. Nang hindi naman tayo nagugulanta na biglang tumaas yung figure. Yung pala, dahil lumabas lang yung results ng swab testing. No? So, yun lang po. No? At ito ang dahilan kung bakit tinalaga po si BCDA President Vince Dizon at buong buo naman po ang tiwala ng buong IATF at ng Presidente kay Vince Dizon para maging T3SAR, Test, Trace, and Treat. Pagtiwalaan po natin si Ginoong Vince Dizon na mapapadami pa niya ang testing capacity ng buong bayan, hindi lang po ng gobyerno, pati po ng pribadong sektor. From Pia Gutierrez, ABS-CBN, follow-up lang po about their franchise. What is Malacanang stand on the issue? How do you see the threat given by the Office of the Solicitor General that they may be prosecuted under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act if they issue PAs to ABS-CBN and ABS-CBN Convergence despite DOJ opinion that there is basis to allow broadcast entities to continue operating while their bills for franchise renewal remain pending in Congress? Well, nasagot ko na po yan, pero I will say it in another way siguro. We will apply the exhaustion of administrative remedies. The matter po ay the decision na ng administrative agency which has specialized competence para mag-decision sa mga bagay nito, which is the National Telecommunications Commission, and we defer to whatever ruling the NTC may have. From Angel Ronquillo and Joe Montemayor, may report daw po yung DILG May 16, posibleng malagay na yung ibang lugar dito sa Metro Manila sa GCQ. May listahan ba tayo, Secretary? At kung yung iba naman daw po sa Quezon City na posibleng ituloy pa rin yung ECQ kung may listahan na rin po daw? Speculation pa lang po yan. Pang-apat na araw pa lang ng 2 weeks extension, titignan po natin ang datos. Siyensya, ekonomiya, yan po ang titignan.